Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, another tutorial na naman ang aking i-share today. Kung gusto niyo pong panoorin, just keep on watching. Sa aking channel, click mo na yan and then subscribe and then click notification bell para updated ka sa more upcoming video na aking i-upload. So guys, ituturo ko today kung paano nga ba mag-bump or mag-boost ng product sa Shopee. So as a Shopee ng sellers, kailangan nyong malaman to para at least yung mga item or product na binibenta nyo sa Shopee ay makita at ay recommend ni Shopee or ayon para makita nila yung mga items na tinitinda nyo. As you can see, hindi nila nakikita yung mga items nyo, zero views, kasi nga hindi natin siya nababump or nabuboost. So may paraan dyan guys, ipapakita ko sa inyo sa screen record ko para makita nyo kung paano siya ginagawa. So sa mga Shopee sellers dyan, ito yung tips na ibibigay ko sa inyo para magkaroon kayo ng views or makabenta kayo sa Shopee. So just watch it. Turo ko na rin sa inyo kasi yung shop ko naka-vacation mode. Kasi hindi naman ako actually nakapokus sa aking online selling. Kasi nga, busy rin ako sa paggagawa ng content. So, may vacation mode ako. Kaya ituturo ko na rin sa inyo paano yun. Sama ko na rin siya sa screen record. So, panoorin nyo guys hanggang dulo ang video ko para at least malaman nyo kung paano siya ginagawa. Guys, buksan niyo yung application and then shop settings, turn off the vacation mode. Ayan, allow negotiation. Ayan guys. And then proceed naman tayo sa my products. So ayan, nasa pinakauna siya. Ayan, may makikita kayong tatlong tuldok sa gilid, sa right side. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga items na binibenta ko. So, ayan. Confirm nyo lang yan. And then, every 4 hours, pwede kang mag-bump ng 5 items. So, ayan, choose ako ng 5 items para i-bump. Yung tatlong tuldok sa gilid, guys. Sa right side, yun yung pipindutin nyo. So, ayan, confirm lang. So, meron pa akong dalawa. Same lang, choose lang kayo ng item na ibabump. Malaking tulong ito guys sa pagbebenta nyo sa Shopee. Ito kasi yung mga items na meron pa akong stock. Kaya pinapaubos ko siya. So, ayan, kaya binabump ko kasi may stock pa ako dito sa house. So, ayan. Pili ka lang ng mga items na ibabump mo. So, kung ano lang yung may stock ko, yun lang yung ibabump ko para syempre hindi mahirap, diba? So, ayan na, 5 na siya, guys. So, mababasa niyo naman din yung policy niya about bump. So, ayan, pinakita ko lang sa inyo, guys, kung paano gawin ang pagbabump. Ganun lang siya kadali. So, ayun nga, guys. Madali lang siya, diba? So, tinan nyo lang one by one and then i-boost. 5 lang yung pwede sa na i-boost. After 4 hours, pwede mo ulit kayo mag-boost ng another item or product na ibabump nyo. So, at least every day mag-boost kayo or every 4 hours para at least makita nila yung item na tinitinda mo. So, next time naman, gagawa naman ako ng content na paano nga ba magkaroon, kasi may nagtanong sa akin before paano mag-arrange shipping. So actually meron na ako niyan, hanapin niyo na lang sa video list ko kung paano mag-arrange ng shipping sa Shopee as a seller. Pero may nagtatanong naman kung paano ka mag-request ng, kung as a new seller ka, paano ka mag-request ng courier sa iyong shop. So, madali lang yan guys. Tuturo ko next time sa susunod kong video kung paano mag-request
or magkaroon ka ng career sa iyong Shopee. So, madali lang yan guys. Ituturo ko sa inyo next video. So, ayun lang guys. Sana katulong ang aking video today. Sana gawin nyo rin to sa shop nyo kung Shopee sellers kayo para madaling kayo makabenta. So, makakatulong ito sa inyong shop sa pag-bump. Ayun lang. See you on my next vlog. Bye!